Thank you.
ko muna ng tasa ng kape sa inyo. Paano tayo magpapakilala sa isa't isa? Sa kaliwa ko ho, si Atty. Del. Ay namin yung mga hanay ko. Si Wiwi, kilala niya na. Sa traffic, si General Gawiran. Siya ngayon ang charge sa transport and traffic. Si baba mo na dito. At sa dami niyo, baka nasa likuran niyo yung maraming kasama. So siguro sa inyo na mga hanay po, ay maganda magpakilala yung iba't ibang namumuno ng iba't ibang sektor. Usapan na natin, alas dos, ano? Opo. Eksakto kong 1:59, nandito ako sa harapan niyo. So, sino kong tigapagpakilala niya? Magandang hapon po, Chairman. Ako po si Kai Brendinguna, National President ng AMPO. Kami po ay umaabot ng 400,000 members nationwide. At hindi lang po sa mga GPs, hindi sa mga lahat po nang may kinalaman sa private sector ay member na. Papakilala ko po sa isa yung ating mga member, mga presidente, sumunod ka na papakilala ko po. Ako po si Mary Atrasan, presidente po ng MPC. Po na ako pala si Maris Diwedyo, Declaration Chairman po ng Kalawakan Chiki Tribal Association. Ang aking po na ay naging dalawang association. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Richard Pawa, presidente ng Cubao Rosario. Magandang hapon po, Chairman. At sa mga kasama, ako po si Julio Cotillan po, Federation President po ng Buong Pasig. Ang aking po nasasagaw pa na yun, isipin na usigin po sa Buong Pasig. Ako po, Federation President po. Magandang hapon po, Chairman. Ako po si Dominic Opinionis, Nabutas Monumento President. At saka yung education, kaano po makatagal yung education? Halimbawa po natin, hinuli kami, pinagbintangan kami ng koloro. Halimbawa, pinagbintangan kami ng out of line. Kailangan pa ba na i-reset mo yung mga hearing? Kung kami po ay dapat meron din tayong lawyer na halimbawa natin, meron kami ipapakita na binibintangan kami ng koloro, binibintangan kami ng out of line, ay may mga dokumento na may unmoving violation yon. Ang lumalabas doon, dokumento ang pinag-uusapan doon, dapat hindi na yung tinatawag natin na papalik-balik kami. At saka yung pag-request na halimbawa, pinagbintangan kami ng koloro, pinagbintangan kami ng out of line, dapat pa kami pa kumuha ng certification na hindi nga rin yung nire-respeto yung aming dalang dokumento, kaya mo kami pinagbibintangan . Paano magiging maayos na napapatunayan mismo ng enforcer na kami out of line o koloro na sinasabi na namin may pinakikita ng aming dokumento, ba't kami pa pinagkukuha ng certification o modification doon sa LTFRB? Dapat hindi ganun yung approach. Basta kami po, bago kayo, yung mga naging karanasan namin na kami nahirapan ay para magkaroon ng pagbabago, isang challenge na po namin na nandiyan na kayo. Na naniniwala kami na magkakaroon ng kaunti yung pagbabago yung party ng MMDA. Hindi ka na siguro. Siguro ho, yung sa mga photo-photo, Okay, sir, kung gusto nyo rin naman po, pwede po namin kayong bigyan ng guidelines sa tamang pagtutowing. Opo, mamigay po kayo sa amin ng guidelines. Number one po, tandaan nyo po na kung kayo po itutow at dadalhin po kayo sa aming impounding area, dapat po yan na itawag po yan sa Metro Bay. Pwede yung ba, Chairman, request ulit na yung mga station ng towing at saka ilan sa mga leader namin ay pagharapin. Kasi hindi pa kasi nagkakaroon ng pagharap yung dalawa . Oo, dialogue sa pamamagitan na rito ng MMDA. Para naiintindihan na yung right nila, naiintindihan naman nila yung gamit. Kasi ang nangyayari, para magkaaway kami sa pagtatay. Pag nakakita naman, parang marahin. Five naman yung mga mayor sa natin. So, sa mga darating na linggo ko, ito yung aming susunod na mga lakasin. Papasok na ko tayo rito sa unang topic ng Junior Digital. Pasama ko natin sa Magda Local Government Unit. So yung inyong concern, LGU matters po yun na siguro sa susunod namin
pagbubalangkas, kasama nga yung mga traffic directors sa iba't ibang cities, pwede namin anaman ang solusyon. Bilang mo sa topic na ngayon, that's what we do with the single ticketing. Ito mong single ticketing is a contentious issue. Identify ticketing na sangayon sa batas. So, alam niyo na, may mga ibang local government na iba yung ginagawa sa MDA. Sa paikling panahon ko pa rin, sa palagay ko, makaka-abandilo tayo tungkol sa direksyon ito. Kakaisa tayo ng layunin at dapat may parating din dun sa mga mayor na may special law ang MMDA na single ticketing dapat ay at least Herman, kayo naman lawyer mas maano niyo yung ganong concept na dapat ay wag pumasok yung ganong concept na parang dadaanin lamang sa ordinance pero meron tayong tinatawag ng mga national law na special law at pangalawa ay dapat ay pag-aralan din yung part ng matulungan na yung parte ng mga sakop natin sa MMDA, yung part ng mga municipality na may create sana natin na yung part ng kanilang ordinansa ay part lang ng kanilang teritoryal. Dito sa Metro Manila, MMDA lamang ang dapat gamitin ng part ng paniligid. At pag lumabas ng Metro Manila, dapat ay LTO lamang ang dapat gamitin. At mismo, na-challenge na po yan eh. Yung dati, nung araw, si General Enrile, no? Arthur Enrile, nag-create na po na hindi nag-operation ng LTO sa Metro Manila eh. At ang ginamit lamang natin ay yung MMDA ticket eh. Kinabuso lamang at saka walang malakas na loob gawa ng political motivation, hindi nila pwedeng sanggain yung party ng local government. No? Yung part ng kanila. Dapat napapaliwanag na ang paggawa ng pattern ng ordinansa na nagkakalang sa local government, ipinapattern din yung batas national at yung batas ng special law katulad po ng MMDA. Dapat napapaliwanag yan. Kasi walang pumalag nun eh. Pinabayaan ng MMDA yung kapangyarihan ng kanyang teritoryal. Kaya ang lumabas, nagayahan dahil lumaki yung revenue ng individual. Lumiit ngayon yung kapangyarihan ng aming tickets, ng aming driver license, dahil teritoryal nag-awagawan ng kapangyarihan. Kaya ang point po namin dito ay kung nakakausap na natin ang mga mayor, etc., ay magawa kagad sana yung single ticketing. Tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Kung mismo yung batas ay hindi po natin pinahihiral, paano naman masusunod yung katulad namin na tumusunod sa batas? Di ba po, sa chairman? Ano nga po kuya, yung nababanggit niyo kanina, yung LTO, siguro na makikita niyo sa mga pahayagan, yung mga pagkilos kayo ng Land Transport Office. Naman po sa aking palagay, maliwas ako sa inyong sinusubay sa mga LTO. Nakakatulong din, yung nabalitaan niya, may dalawang pong white lady sa Limit Forces na tatalaga ang LTO. Kausan ko kagad yung Secretary King Jesus. Magkakaroon kami ng buo at sa selected areas tamang yung mga kapatalihan traffic enforcers na makapagdiyan sila ako. At the rest ay sa mga lalawitin na yung apat na rarang bagong traffic enforcers ng LTO. Meron din tayong bagong pamunuan ng LTFRD na palagay ko ay mga katulong. So lahat po ito ay kasama natin sa pagbabalakas ng mga bagong patakaran ng mga katulong. Tungkol sa single ticketing at maganda rin supportahan niyo ang ginagawa ng mga bisyente. Napakarami yung mga sektor at federasyon at bigyan sa mga isang pangkalaatang resolusyon na nagsusulong ng single ticketing.